Sayang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito po muli ang Adventist Med Facebook Live at medyo naantala tayo ng kaunti dahil napaka-espesyal ang ating Lifestyle Medicine Kitchen ngayong umaga. Kaya kayo pong mga naghihintay dyan, akala ninyo wala na pero meron pa rin dahil alas 10, mga alas 10:30 pero sasamahan niyo po kami para sa ating napakasarap at napaka-healthy na lulutuin ngayong umaga. Kaya po, tayong mga taga-subaybay, kayong mga taga-subaybay namin dyan, tayo po muna ay manalangin sandali. O Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa tanging pagkakataon muli na kami ay magkasama-sama. Meron po kaming gagawing demonstration. Inyo po kaming samahan upang maihatid namin ito sa aming mga taga-subaybay at magawa din nila ito sa kanilang mga tahanan para sa ikalulusog ng kanilang kalusugan at kalusugan ng kanilang mga pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At syempre po, ang ating nakikita ninyo dito sa ating harapan ay ang vegan burritos, ang ating ituturo at ipapakita kung paano natin ihahanda with our health educator, one of our staff sa ating lifestyle medicine department, si Ma'am Michelle Salas. Or Ma'am Miles. Happy morning, Ma'am Miles. Happy morning and happy Tuesday, Sir Wilson, yeah. And sa ating mga viewers. Kaya nagpahinga muna si Lady. Eh, sabi niya, busog na ako. Ikaw naman, Sir Wilson, ang makipartner kay Miles para ngayong Tuesday na ito. At ngayon po, bago natin ituro at ipakita ang gagawin nating vegan burritos ngayon, ay ibigay muna natin ang panahon kay Ma'am Miles para ipaliwanag kung ano ba ito, ano yung mga makukuha natin dito, ano ang mga benepisyo, mga ingredients, at iba pang mga tips tungkol dito sa vegan burritos na ito. Ma'am Miles? Tama ka dyan, Sir Wilson. Thank you po for that wonderful introduction. So, ngayon po ay excited na ako na i-share po sa inyo ito pong ating napakasarap at napaka-healthy recipe. So, bakit po ba namin naisipan na ito po yung gagawin nating demonstration, no? Ngayong umaga. So, nung nakaraang week po, napaisip po kami, no? Natanong natin si Ma'am Lady, yung ating pong mga behind the scene na mga kasamahan po natin dito, no? Bakit po natin hindi natin subukan yung isang pagkain, o lalo na po, to be specific, yung ating mga rice, kanin. So, variety of rice na dapat ay magamit natin, no? Hindi lang na lagi tayong naging stable or staple na natin yung white rice lang. Hindi natin nagtatry ng iba. So, ngayon titingnan natin bakit nga po ba, anong meron sa iba pang mga klase ng mga kanin o mga grains natin. So, actually po, Sir Wilson, para po malaman natin, yung rice, so meron po siyang structure. Mm-hmm. Siyempre, ano bang, bakit kaya yung unpolished rice or brown rice, bakit siya mas healthy, di ba? Sinasabi po, may evidence din po yan na mas yung nutrients talaga, lalo na po yung fiber. Bakit? So, ito po malalaman natin dahil din po dito sa structure na meron sa isang rice. So, sa isang rice po, meron pong tinatawag na husk or hull. So, ito daw po yung ano, tough protective outer coat. So, sa isang rice, yung butil po ng rice, may naka-cover pa dyan. Ito yung pinaka-outside covering niya. Yes, yung pinaka-balat niya po, Sir Wilson. Then, after po niyan, yung second cover niya, yan naman po yung tinatawag na bran. So, yun po. Ayan, second outer layer contains fiber and minerals. So, dito mas marami. Mm-hmm. So, kung tayo ay kumakain na ng white rice, ay natanggalan na po nitong mga bran, itong hal na to, no? So, sa loob po niyan, meron po tayong tinatawag na endosperm. So, ito na po yung pinaka-white rice. Mm-hmm. So, natanggalan na itong mga ito. Then, meron po tayong pinaka-germ o yung embryo po. Ito yung pinaka, sa butel, meron po nun sa pinaka-loob pa ng white rice. So, yun po yung, kung nyo po nakikita sa inyong mga screen, ayan po. So, mas kitang-kita yung distinction kung saan po o kung pang ilang covering o na, ano yung nasa loob ng ating mga butil ng kanin. So actually po, generally na-classify po yung ating mga kanin, mga bigas, sa tatlo po. So andyan po yung short grain,
Ayan, kung ninyo po nakikita sa inyong mga screen, sa base pa lang sa size po ito, short grain, medium grain, at yung long grain. So, ano po yung mga pinagkakaiba? At ano pa po yung mas specific na variety ng mga bigas po na ito? So, ayan. So, meron po tayong arborurai. Sir Wilson, narinig nyo na ba ito? O na-try nyo na? Nagamit nyo na po? Ngayon ko lang narinig itong arborurai. Ano? Actually, ito po yung kasama po siya sa short grain rice. So, napakaliit po siya na butil ng rice. Kung saan, and po, short, fat, and slightly oval shape with pearly white texture. So, ito po ay galing po sa isang, yung kinuha po yung pangalan na Arborio dahil sa lugar po sa Italy. Mm-hmm. Ayan yung pangalan niya. And actually, nakakain na po kayo ng risotto. Parang. Yes, yung parang marami po tayo niyan sa atin, no? Actually, ito po ay, ito yung rice na ginagamit sa risotto, madalas po. So, meron din po tayong basmati rice. Ito, sir, familiar? Yeah, narinig ko na ito. Yes, basmati. Ito naman, opposite ng arborio. Ito naman po yung long grain rice. So, pahaba naman po itong mga rice na ito. So, ayan, originates in the foothills of Himalayas. And actually, it is traditionally served sa India and sa mga Southeast Asian na mga bansa. So, ito po yung ginagamit sa mga curries. So ito po, Sir Wilson, pag niluluto, medyo hindi siya yung dikit-dikit, medyo may pagkabuhag-hag. Usually sa mga Bangladesh, yes. Sri Lankan, Indian cuisine. Yes po, yes. Ito yung ginagamit nila. So meron din tayo, ito yung pinaka-common sa atin dito sa Pinas. So, meron din na nagagamit natin. Yung jasmine rice, Sir Wilson. Mm-hmm. Ano pong characteristic niya na mabango ito, mabango, yes, at gaganahan ka talagang kumain pagka jasmine rice. So ito po, white rice na talaga siya, and at the same time may flavor din kahit papaano kasabay ng kanyang aroma. So ayan po, it originates primarily in Thailand, Laos, Cambodia, and Vietnam. So meron din po tayong glutinous rice. Malakit. So saan po natin to ginagamit madalas? Sa Pilipino, sa mga ginagawang dessert. Yes, dessert po. So, actually, ito din po yung ginagamit sa mga sushi preparation, Sir Wilson. Tsaka yung tinatawag na kimbap, diba po? So, para mas mabilis pong ma-roll itong mga itong rice na ito, ito po yung ginagamit. Dahil since sticky nga siya, and yun, glutinous can also be called or also known as sticky rice. Ayan po, dahil sa kanyang texture. Siyempre, yung ating red rice. So, we don't have here, pero meron po tayo nung ating naluto na. So, actually, ito pong red rice, ayan, dahil po sa kanyang pagka-red, kaya siya na-distinct din po siya as yun na yung tawag sa kanya, red rice. So, sabi po dito, it is red in color. So, ang dahilan po nun yung tinatawag nating anthocyanin. Ito po yung pigment, bakit kulay red, blue, yung purple, yung mga bulay or prutas, mga halaman. So, ayan po. And the study shows na ito po ay nakatulong para pamprotekta ng mga sakit. So, nakaka-boost rin po ng ating health. So, we also have here yung ating, yan, meron tayo, Sir Wilson, dito sa ating harap, yung ating black rice. Yeah. So, alam mo ba, sir, isa pang tawag dyan is forbidden rice? Forbidden rice. So, sabi po dito, nung such, yung mga, dahil po ito ay reserved nung una sa mga Chinese emperor. Oh. At alam po, yung ginagamit po ito para ma-ensure yung health nila and yung longevity. Wow. So, kaya forbidden po ito to anyone. Parang pang emperor lang siya. Hindi siya pang common people. Yes, hindi siya pang masa. For high people lang, no? Yes, pero ngayon, we can able to use it for everybody. And so, sa iba po, ginagawa po nila itong porridge. So, sa atin dito, yung iba, ginagawang champorado, kasama nung red rice. So, we also have wild rice. So, by the name pa lang, ito po ay galing po sa North America. So, ito po yung only rice na native sa kanilang bansa. So, madalas po kasi inaangkat lang yung mga rice nila dito po sa mga station. Siguro mahal ito kasi Amerika tumubo ito eh. Amerikanong nagtanim. Ayan po. So, maybe kunting difference lang din po. And at the same time, yung kanyang nutrients naman po talaga ay may kita po natin mamaya. Ayan. So, may distinction din po. So, lastly, yung ating brown rice or yung ating unpolished rice. So, dito po sa ating brown rice, ayan, na-remove lang po yung hull na binanggit natin kanina. Ayan, meron din po tayo dito.
sa inyo pong mga manunood natin dyan, nakasubok na po ba kayo? Nakatikim na kayo nitong ating brown rice na tinatawag? Kayo, Sir Wilson, kayo pag kumakain ng inyong mga meal, anong rice ang gamit? Sa bahay, halo ang white and red. White and red! Yeah, nahalo po yun. Kasi ako kaya kung black lang o red lang o Palisan. Pero yung mga kasama sa bahay, kailangan pakisamahan. Kaya kailangan. Opo, halo na lang, yeah. At least. Win-win. So, yan po. Ngayon, actually, there's a research, Sir Wilson. Sabi po dito sa ating screen, brown rice, yun nga po, it's a whole grain. Pinagkumpara po, ano po yung difference ng brown rice sa white rice? Mm-hmm. Ano po ba yung nutritional value na makukuha in both different rices, type of rices natin? So, sabi po dito, dapat alamin po na natin, no? So, brown rice, since yung whole grain, it contains all parts of the grain including the fibrous yung bran, the nutritious germ, and the carb-rich endosperm. So, white rice naman, in comparison, ito naman po yung natanggalan na ng bran and germ. So, alam po natin. So, this leaves that white rice with very few essentials, nutrients, and compounds, ayan po, compared to brown. So, andun talaga yung mga nutrients, no? Ayan po. So, sabi nga din po dito, ayan, 100 grams. Yung 100 grams, so 3.5 ounces po ng cooked brown rice provides ilang ano pong fiber? 1.8 grams of 1.8 grams. In comparison po sa white rice, ilan? Napakababa na, no? 0.4 grams na lang. So imagine niyo po, since we are kailangan po natin ng fiber, especially in our digestion, napaka-importante po yan. Di ba ano po mapapansin natin pag yung talagang for the whole day, yung kinain natin, black rice or brown rice. Napaka-ginhawa ng ating metabolism, yes, at ang ating pagdumi, yeah. Di ba, Sir Wilson? Smooth na smooth. So actually, ayan, kung may kinya po ninyo sa inyong table, we have here yung comparison nga po ng ating mga vitamins and minerals. So napaka-visible po dyan yung malaking, yung mas mataas sa brown rice, yung manganese at magnesium po natin. Ilan po? 45 and 11. 11%. No? So, pero kung inyo po mapapansin, totally sa brown rice, mas mataas. Matataas. Ang pinakamababa ay 2%. Yeah. Sa white ay halos 1 na lang yung iba. 1% kasi lang. Kasi natanggalan na talaga eh. Yeah. Ayan po. So, there's a research as well, study po siya, na ito pong pagkain po ng brown rice, ito pong mga black rice, so to be specific, brown rice po, is nakakatulong magpababa po ng blood sugar. Mm-hmm. Especially for those person na meron pong type 2 diabetes. So, ayan po sabi. Pakibasa nga po, Sir Wilson. These results suggest the intake of brown rice instead of white rice is effective for the control of postprandial blood glucose concentration without increasing the insulin secretion. Wow. So, napakaliliit, pero ang ganda ng ginagawa. No? Yes po. So, actually, ayan, sabi po dito, an analysis of 45 studies found that people who ate the most whole grains, including yung brown rice po natin, ayan po, had a 16 to 21% lower risk of heart disease. So, hindi lang po sa may mga diabetes. So, even po yung mga may heart disease, it can help po. No? Ayan, so meron din po tayo, yan, 285,000 men and women found that eating an average of 2.5 servings po ng whole grain foods, kasama na itong brown rice natin, can lower heart disease at the risk of 25%. Napakataas din po ito. Malaking tulong din po talaga. So last study po natin, actually dito po, 40 men, women, ano po, ito po yung mga overweight and yung ating mga obese na mga kababaihan, sila po ay tines. And na-compare po dito, yung pagkain ng brown rice can help in their weight loss. Wow! Yes, that is sir. A good so, news, sa mga gusto natin, mga kaibigan po natin, manunod dyan, mga gustong magbawas ng timbang. Di ba po, sir, pag tayo kumakain ito, kahit one cup pa lang, pero full feeling na. Full ka na. Since at the same time, mataas pa yung fiber. I remember, Ma'am Miles, merong isang nag-joke, sabi niya, kaya daw sila naglalakihan sa pamilya kasi ang rice nila is Japanese rice, jasmine rice. Oh, Magana lahat kumain. Mm-hmm. Sabi niya, bili kaya ako ng NFA rice para ano, para magpayatan kami lahat. Sige. Eh ngayon po, ito na yung good news. Yes. Hindi kailangan ng NFA quality rice. No?
brown rice lang, no? Healthy pa po. Yeah. So, ayan. So, ngayon gagawin na po natin itong ating recipe for today, which ito is po yung mga ingredients, vegan rice and bean burritos. So, yung pala ang buong pangalan ng ating lulutuin ngayon, mga kaibigan. Vegan rice and bean burritos na madalas ay natikman na siguro nung iba marahil sa ibang mga fast food. Yes. Pero this time, we have a very healthier version. Yes, sir. Yeah. Since kasi po ang ating madalas problema, meron kami mga black rice, red rice, pero hindi naman nagagamit. Kasi anong luto, anong gagawin yung aside sa normal na pagkukuk po ng rice, di ba, Sir Wilson? Ano po yung mga other recipes na pwedeng gamitin pala itong mga rice na ito, no? Yeah. Marahil, ating white ito rice. Ay very good way to introduce to your family members, yes, no? Po. Kasi pagka plain red rice, brown rice, hindi nila ma-appreciate. Masakit yan sa lalamunan eh, yung karamihang reklamo, no? Pagka kumakain, parang niya. So, gawin niyo pong burritos para makita nila. Ano to? Yes. Ah, masarap pala. Yes yan, po. Talagang masarap ito. Sige. Actually, yung ating mga kabataan, Sir Wilson, this can be a way kasi since nakatago, nasa loob yung pinaka-rice natin. So, at least matatry din nila. So, ano yung mga ingredients ito? Ayan. So, andyan nakikita po sa inyong mga screen. So, meron din po tayo. Papalit kami na yung mga ayan. So, meron po tayong 3 cloves of garlic natin. So, chinap na po natin ito, Sir Wilson. Yeah. Then, we have yung ating onion, medium size. So, isang piraso po. And syempre, yung ating green and red bell pepper, which is rich in antioxidant. So, actually, kung kayo po ay may yellow pa sa inyong mga tahanan, why much not? Better, much better kasi mas makulay. So, ibang vitamins din po ay minerals yung makukuha natin. And we also have yung ating, hindi ko po nailagay dyan, yung ating mushroom. Ah, mayroon po. So, half cup. Half cup po yan. Kung kayo po ay may ibang klase, tenga ng daga, pwede din po yung shiitake mushroom, oyster mushroom. So, any kinds of mushroom na gusto nyo pong gamitin, pwedeng-pwede po yan. Ayan. So, eto po, meron po tayo, hindi ko po nailagay dyan. We have here yung ating mixture na po ng ating spices. So, we have here yung cumin. Ayan, nakikita po ba natin? Meron na rin po tayo dyan garlic powder na nailagay. And yung ating paminta at yung ating paprika. So, ito po kasing dish na to originally sa ano po ito, no? Mexican. Mexico. Mexican food po ito. So, ayan. Gusto natin ma-attain yung ating flavor. So, siyempre, yung ating rice. Of course! Bidang-bida yung ating rice. Beans. Aha. Ano pa? Ano pa po? And 3 cups of water. So, ito po naman ay paggawa na nung mismong mixture natin. So, sa amin po, para hindi na masyado matagalan, prepare na po natin, hinalo na natin, pre-cook na po yung ating rice. So, ito pong rice natin, magkasamang, ito, pakita po natin, Sir Wilson. Ito po ay templado na po. Sa pagluluto po natin ng rice, di ba, kayo, Sir Wilson, paano nyo niluluto yung rice, red rice nyo? May nagme-measurement po ba yun? Yes, measurement. Mm-hmm. And then nag-a-add ako ng usually another cup. Cup of water. So, parang 1:2 po yung measurement niya. So, usually kasi pag yung plain na white rice, 1:1. So, 1 cup ng rice, 1 cup. So, dito po, since may mga brand pa siya, mas nag-absorb pa siya. Matigas-tigas pa siya. So, actually, Sir Wilson, ang pwede din gawin po dyan, overnight, pwede nang isook. So, para siyang mga beans. Para pagdating po sa umaga, lulutuin natin for breakfast, mas madali na siyang maluto. Yes. Ayan. So, ito po, hinaluan na natin ng ating salsa. So, you can have a search naman. Napakadali lang pong gawin yan sa inyong mga tahanan. Ayan. So, ngayon po, magpre-preheat na po tayo ng ating pan. Ang gagawin po natin yung vegetable po natin. Since ito po ay ilalagay natin sa ating Sa loob po, ito po yung parang pinaka-feeling natin. So, Sir Wilson, pwede so, bang... So, magigisa tayo. Yes, magigisa tayo, Sir Wilson. So, okay lang po ba? Ako po ang magigisa ngayon, kaya... Ayan po. Sa ating pagigisa, so, pagsasama-samahin lang po natin, igigisa po natin yung ating... konti lang po, Sir Wilson. Ayan, 1 teaspoon po. Ayan, so... Igigisa lang po yung bawang, sibuyas. Ayan. So, actually po, sa ating mga manunood dyan, ito pong ating ginawang tortilla wrapper, pwede po itong bibinhin na lang. Pero kung if you want to make your own, we have here, we have prepared. Ito po ay na-mixture na po ng ating dough. So, ito po ay gawa sa ating whole wheat flour.
So pwede naman din tayong gumamit na yung regular na yung ating flour, all-purpose flour or yung ating white flour. So ito po nagawa natin. So yun po, mixture lang siya, wala siyang gagawin. Ilalagay ko lang lahat 'to, no? Yes, Sir Wilson. Until na mag-soften and translucent po yung ating sibuyas. Napakabango. Ayan. So ito na po, ito po yung ating dough na flinatin po natin. I-preheat lang po natin siya until yung parang half cook. So ayaw po natin masyadong toasted para mas madali po siyang i-roll mamaya. Ayan, Sir Wilson. Kamusta po yung amoy? Ako, mabango, mabango na. Mabango na po. Wala pa po itong ating spices. Kasi ilang dahil po yung ilang yes po. Yan. So, after that, lagay na natin to. Yes, pwede na po ilagay. Ayan, nakikita po ba yung ating mga gulay? Very easy, Sir Wilson. So, actually, dito po, hindi ko na ilagay po sa ating mga, sa ating recipe, but you can also add yung ating mga fresh, yung ating mga vegetables. So, shredded lang po ito. Yung ating, we also have yung ating kamatis. Pwede na, din po natin ito lagyan. So, depende po yun sa inyo. Anong mga gulay pa po natin pwede natin ilagay sa ating burrito. So, actually, ayan. Pwede na po ba, Sir Wilson? Okay na? So, maraming ngayon, salamat sa taga-paypay natin. Ayan po. So, we have here, let's try po. Ayan, para hindi masyadong umusok. So, ito na po yung ating mga prepared. Ito po ay gawa talaga. Rocker. Chapati. Yeah. Talaga po. Ito po so, ito malamang mantika. Ito ay wheat ba to? Ito, yes po. Ano ito po yung white natin. Yeah. Yung white flour lang. Yung regular flour po natin. So actually, meron po tayo dito. Ito, bagong-bago to. Sir Wilson, ano ba yan? Sample na binigay. Binigay ni Ma'am Eden, Elisan, spring roll wrapper. Wrapper na made out of rice po. Ano? Galing sa? Vietnam. Vietnam. Wow. so ito daw po ay isasaw-saw lang sa tubig and then pwede na nating lagyan mamaya sa sample time. Usually po ang ginagawa dyan, ang nilalagay sotang hon, tas yung ating mga gulay. So ito po ang gagamitin natin, Sir Wilson. Sige, babatiin ko muna yung mga po. Habang nagpe-prepare si Ma'am Miles ako, itong ating mga viewers, no? Maraming salamat sa inyong patuloy na tagapagsubaybay pagtutok. Si Sir Ruel Bungapat, good morning sa inyong lahat. Nelly Murillo, happy morning po. Si Ate Cynthia Harina, Janet Rubido, Marilyn Makasadya, Rose Eugenio, sino pa? Si Naida Atienza from Jensen. Okay, si Doc Linda, Ma'am Arlene Corpus, Sir Charlie, Liberty Neira, Arlene Corpus, patikim naman yan mamaya, Ma'am Michelle. Wow, si Sint, Sadasop, si Ma'am Eden, gutom na raw kasi paypay ng paypay. Si Ma'am Esther Rusit, Angelina Patalinghug, sino pa? Jesse Agapito, si Ma'am Elsa Septimo, Rosbic Regio, Rosalinda Banaag, Stansky Bongs, ano pa? Ma'am LB Henderson, ano? Diyan sa Canada. Si Kuya June Botabara, Anjo Tapagnog, Rolando Bayani, Ronaldo Esguera, sino pa? Teresita Modesto, Lemar Mariacan, Annabel Gonzalez, at si Ma'am Leeds Bruel. Hello po. Yan, Ate Suki and Jane Sumpay. So ito na po yung ating nirarap ngayon. Ayan, so actually ito po, nilagay lang po natin yung ating, yung nagawa na pong rice, yung pre-cook po natin na rice. Din nilagay din po natin yung ating, meron na po natin yung ating ito yung diluto. Ginisa. Ginisa po natin. Very easy po yung ating vegetable. Then Sir Wilson, ayan po yung ating beans, nilagay din po natin. So actually ito pong mga beans natin, ito black beans and yung ating red kidney beans, pwede din po natin itong ihalo dun sa ating pre-cooked rice. So depende po sa inyo, sa atin, hiniwalay po natin para mas distinct yung ating color. Ayan Sir Wilson. So syempre yung ating mga fresh, mga shredded na mga gulay. So kayo din po, depende sa inyo, pwede nyo ilagay. Then pwede na po siya nating i-roll. Gusto niyo po ba i-try, sir? Paano ba mag-roll nito? Sige. Yung gilid po muna, Sir Wilson. Papasok. Oh. Then, yung yan. So, ito po kasi medyo, ayan.
Yun. Very, very, ayan. So, pwede, actually, pwede din po natin siyang ilagay sa ating, pwede ilagay ng toothpick or pwede natin ilagay natin sa aluminum foil. Yeah, para... Or meron po tayo dito yung ating parchment paper. So, pwede din po ito para mas ma-hold po yung ating burrito. So, if you want, Sir Wilson, you can also add yung ating pong mustard. So, para may konting sauce. Pero napakalasa na po yan. So, meron din po tayong naihanda po dito. Ito po yung oyster mushroom po natin. Ito po ay ginawa nating steak. So, mas malasa siya. Since wala itong meat, ito na po yung magsisilbing meat niya. Meat alternative. Ayan. So, very easy. So, ito na po. Pagkabibili kayo sa... pwede sa labas, ay ganito. No? Ayan. Pero dito sa atin ay... full of surprises kasi this is a vegan rice and bean burritos. So, ang finished product po natin ay ito na. Ayan, so hindi lang ito po. Naman ay ano ito? Nasa bowl po siya instead ng half over po sa ating tortilla wrapper. So nasa pinakababa po niyan is yung rice. Mm-hmm. Then yung ating toppings na vegetable. So very easy. Yeah. Ayan po. Pwede ba tayong sumubok nitong sige po. Kay Ma'am Eden? Isoak po natin sa water. Very quick itong rice spring roll wrapper. Sige po, Sir Wilson. Ito muna. Siguro po konti lang, Sir Wilson, para mas madamihan natin ang vegetable. Medyo manipis lang po siya, Sir Wilson. Manipisan siya. Ayan. Yung ating ginisang gulay. Yung ating ginisang vegetables. At yung ating mga beans. Yes po. Ayan. So, kung kain nyo po, since sa panahon na tag-avocado na po ngayon, no? So, pwede din po natin gamitin iyon. Pwede ilagay po natin dito. Or yung tinatawag na guacamole, pwede din po gawin natin itong yung sauce niya. Wow. Very talagang healthy. Ayan, Sir Wilson. Napaka malaman po niyan, Sir Wilson. Ayan. So, actually, medyo, pwede siguro, Sir Wilson, i-doble po. Doblehin no? Ng wrapper, medyo madikit siya. Soak lang po natin sa water. Dahil po rice ang kanyang pinakang main ingredient, medyo dumikit siya. Ayan. Sige. Yeah. So ito ayan. Muna, sides. Mm-hmm. And then, I'm going to roll it. Ayan. Sa inyo pong mga tahanan, kayo po ba ay nakapag-try na? Ng mga ito, usually so, kasi... So, kumbaga sa damit ng babae, see-through po ito. Yung kanina ay medyo balot na balot. So, ito na po siya. Then, parang lumpia po, yeah. Sir Wilson. So, may rice, meron ng beans, and all the vegetables. Mm-hmm. One piece in a meal. Yes yeah. Po, very easy. Convenient. Actually, ito po, Sir Wilson, kaya natin nilagay sa aluminum. Pwede natin siya ilagay sa freezer. Yeah. So, pero ahead of time, na-prepare na natin, then kinumagahan, pwede na lang po natin ilagay i-microwave para ma-heat po, mainitan, no? So, ma-serve po siya ng mainit. Natin ng kaunting palamuti. Ayan. So, nagagamit po pala. No? Kahit siguro, Sir Wilson, kahit anong wrapper, pwede po natin gamitin. Yung lumpia wrapper, no? Pwede po natin gamitin. So, ito na po yung dalawa nating, tatlo nating finished product ngayong umaga. Ayan. Gusto niyo ba tikman, Sir Wilson? So, mahirap ba o madali? Napakadali po, no? So, or parang may gustong tumikim sa ating... Titikman ko na itong isang ito. Para makita ng ating mga... Po. Ayan po, Sir Wilson, close up. Viewers, ang ating mga taga-subaybay kung gaano kasarap. Ito na po. First bite! Ayan pong ginamit natin dyan is yung whole wheat na flour ng sa ating wrapper. Kamusta po yung lasa? Asawa ko, napakahilig sa ganito. Nag-enjoy kami. Hindi ko po may paliwanag ang lasa. Napakasarap. Kamusta naman po yung flavor?
Yung flavor niya, dito sa ano na ito, nag-stand out yung mushroom. Yes. Sa mga mahilig dyan sa karne, no? Kasi usually karne lang kinakain ng iba eh. Uh-huh. So ito talagang malasang malasa, no? Opo. So may, baka marumang may gustong tumikim sa ating ano? So pwede po siguro. Ayan, so very easy. May rice na siya, may carbs, yung ating carbs natin, so may gulay na, yung ating beans, may protein na po tayo. So vitamins, minerals, kompletong-kompleto. In a bowl po or in a wrap. Yeah. So very easy. So, kaya mga mamis, mga nagluluto po diyan, no? Naghahanda ng pagkain para sa kanilang pamilya. May natutunan na naman po tayo. So sa inyong pamamalengke, kailan ba kayo namamalengke? Friday, Sunday, ay or bukas, Wednesday. Isama niyo po ito. Okay? So must try. Yeah. So bago po manalangin si Ma'am Miles ngayong episode natin na ito, gusto po natin munang batid ang ating pakikiramay, Ma'am Miles, no, sa ating mahal na mayor and congressman sa pagpanaw ng kanilang ina, si Nanay Leonora Calixto, no? So kami po, ang Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College ay lubos pong nakikiramay sa pagpanaw ng inyong mahal na ina. So sa buong Calixto family, kami po ay nakikiramay. So ngayon po, tayo ay gusto muna nating iwanan itong talatang ito. So, Sir Kyle, anong sabi sa Ezekiel chapter? Ezekiel chapter, no, 4 verse 9, sabi niya, take thou also unto thee wheat and barley and beans and lentils and millet and peaches and put them in one vessel and make thee bread thereof, ba? According to the number of the days that thou shalt lie upon thy side, 390 days shalt thou eat thereof. Wow! Ito pala mga Meksikano, nagbabasa ng Biblia, no? So alam nila itong talatang ito na pagsamasamahin daw itong mga beans, lentils, and everything, and then i-wrap, no? Balutin, at yun ang kanilang kakanin. Wow! At sabi dyan, kahit tumagal pa, no, they can survive with it. 390 days. No? Ngayon nga, wow, sa ibang bansa, no? Tayo sa Pilipinas, no? Hindi tayo nabubuhay ng walang kanin. Pero ito po, this is a variety of how to prepare rice. No? Rice and beans. Vegan rice and beans burritos. Tsaka service sa mga kaibigan natin na takot sumubok kasi bago, hindi pa na na-try, hindi pa nakatikim. So it can be a way, no? So huwag po tayong matakot subukan itong mga recipe na ito. And sinabi nga mismo sa atin ng Panginoon na ito mismo ay maganda para sa ating kalusugan. Okay, sige Ma'am Miles, mag-pray natin sila. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito pagkat kami po ay binigyan muli ng isang pagkakataon na matuto ng panibagong mga kaalaman na makatulong po upang ang aming kalakasan, ang aming kalusugan ay mas lumusog pa po. At nagpapasalamat din kami, Ama, sa panibagong recipe na aming natutunan na makatulong upang kami po ay mas guminhawa ang aming buhay, lumusog. At nawa kami, Ama, ay dalangin ang aming mga tagapanood, ang mga tagapagsubaybay, na kayo po ay patuloy na protektahan ang bawat isa. At nawa po ay ang programang ito ay patuloy na magbigay liwanag at pag-asa at maglapit pa po sa bawat isa sa inyo. Maraming maraming salamat, Ama. Kayo po ay samahan kami sa maghapon ito. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So marami pong salamat, Ma'am Miles. Thank you din po. At marami salamat sa inyong lahat, mga mahal naming mga taga-subaybay. Nawa po ay hindi lamang kayo natuto ngayon, kundi kayo ay nagkaroon pa ng panibagong paghahandaan at pag-iisipang lutuin para sa inyong mga mahal sa buhay na healthy and yet very easy to prepare. Dahil imagine, 30 minutes, may lecture na tayo, tapos
cooking demo mabilis pa natin, talaga. No? So ngayon din po, anais nating muli ipaalala yung ating mga services na ngayon ay patok na, no? yung ating OPD services open na by appointment, no? Na very convenient po at very safe sa ating mga patient na namimiss na yung kanilang mga doktor na makita ng face-to-face. At doon po sa mga hindi pa rin makapag face-to-face consultation, meron pa rin tayong telemedicine. You have to make an appointment also. And then our vaccine, no, home service, and then laboratory home service, ating drive-through vaccine, drive-through laboratory service, yung ating food delivery, no? Ating ube pandesal. Yes, talagang patok na patok, pinag-aagawan. Kailangan po kayong magpa-reserve dahil marami pong nagugustuhan na itong ating ube pandesal. Trending service. Ube cheese pandesal. So, yan po ang ating, siyempre yung ating Manila Adventist College. Kahapon ay nagkaroon sila ng orientation, online orientation sa kanilang mga estudyante for this intersemester. Wow! Iba na talaga ngayon, ano? Webinar. High-tech. So, online classes, online orientation, no? So, online opening ng mga classes. So, yan po ang ating mga serbisyo. At nawa po ay patuloy kayong sumubaybay sa ating programa. Patuloy niyo po tangkilikin ng ating mga serbisyo at ating mga produkto. So muli po, sa ngalan ng Lifestyle Medicine Department at ng Adventist Medical Center Manila, marami pong salamat. At ito po ang inyong lingkod, si Wilson C. ang nagsasabing, lifestyle is indeed a medicine. Maraming salamat po and see you tomorrow.